Hello, nagpre-prepare ako ngayon ng aking hospital bag dahil 32 weeks na akong pregnant at baka anytime pwede na akong manganak. Isa lang yung aking prepare na bag para isang buhat na lang ni Daddy kapag manganak na or pupunta na kami sa hospital. At saka yung laman ng aking bag, papakita ko sa inyo lahat. Ang dami. Di pa ako sigurado kung ano talaga yung dadalhin ko. Pero ito yung pinakaalam kong importante. Wipes. Para sa amin ni baby. Oh. Indoor sleepers. Ito galing lang sa mga sa hotel. Tapos extra bag. Paglagyan ng kahit ano, mga maruruming damit, ganun. Tsaka, snacks. Mamaya papakita ko sa inyo kung anong laman. Okay, ito naman yung ano to? Yung mga alcohol, roll-on. Siyempre, baka magtagal kami dun mga 2 days. Baby powder. Yan. Undies. Nilagay ko lang sa isang sukot para madaling hanapin ni Daddy. Pag nandun na kami. Tapos, isang pares ng pajama. At saka yung, 3/4 siya na blouse na may open sa harap. Para kapag mag-breastfeed ako, madali na lang siyang gamitin. Ano pa? Itong dress duster na may open sa harap pang sa hospital. Tsaka very comfortable siya. Ano pa to? Ano yung dress na kapag lalabas na kami. Tapos sa towel. Pero siguro hindi muna ako maliligo. Maghuhugas-hugas lang ako dun. Para kay Daddy. Ah, ano to? Ito yung medyas, face towels, at saka bonnet. Di ko alam kung magagamit ko to. Dinala ko na lang. Ang init. Alam niyo ang buntis, laging hihingan. Ito pa, isang pares na damit ni Daddy. Yung yung malambot lang na short para hindi masyadong malaki. At saka yung undies niya. Tapos, ano pa? Yung mga documents ni baby, yung record niya sa sa doctor noon. At saka ultrasound, gano'n. Ay, ito pala yung yung extra bag na dadalhin ko na lang para sa mga maruruming damit. Yung tig 50. Yan. Para, kung may iuwing maruming damit, hindi siya maihalo-halo dun sa sa mga malilinis. Ano naman to? Yung headset ko, kasi mahilig ako sa music. Wa kailangan ko. Lipstick. Oh, ay! Pabango at suklay lang. Okay, yun lang. Hindi ako masyado magdadala ng ng marami. Kasi si Daddy, ayaw niya yung sobrang dami. Tapos, baby oil. Lagay ko na lang dun. Ay, ilagay ko na lang pala dun sa isa. Dun sa lalagyan ng mga deodorant. Baka sakaling kailangan doon. At saka, ipit ng buhok. Lagay ko na rin dyan. Tissue. Masyado yatang malaki yung dinala kong tissue. Siguro, kukuha na lang ako ng mas maliit. Suklay ulit. Ba't dalawa na yung suklay ko? At saka, maternity pads. Nilagay ko lang siya sa isang lalagyan. Para hindi siya maihalo.
Tsaka, toothbrush and toothpaste. Binili ko to sa ano, sa 20. Tsaka face mask. At sabon. Nailagay ko na dito yung shampoo at ano eh. Ay, ito panali ng buhok. Ilagay ko dun sa aking pouch bag na para sa akin lang. Tapos, nagdala din ako ng ano, ng snacks kasi alam kong mahal dun sa hospital. Kasi may tindahan kami. Dun ko na lang kinuha. Kung ano na lang yung kulang, bibili na lang kami dun. O, biskuit, at saka Nescafe. Kasi si Daddy, mahilig siyang magkape. Chocolate cake, at saka chocolate. At saka cup noodles, tatlong cup noodles. Kasi, para sa magbabantay. Tsaka, yung, ano, yung charger, dadalhin ko na rin. Tsaka, may adult diaper ako dito. Alcohol, at saka betadine. At, siguro dadalhin ko din to. Yung pitaka. Tsaka dito ko na rin lalagay kung ano ang maisipan ko pang iba. Ano, turo nyo naman sa akin kung ano pa yung mga kulang ko sa mga ano dyan. Sa mga buntis dyan. Ano pa kaya yung kulang ko? Hindi ko pa kasi alam eh. Kasi yung unang anak ko, 11 years old na. Tsaka parang naninibago ulit ako. Hindi ko alam yung mga dadalhin. Basta ito, yung mga naisipan kong dalhin. Baka siguro may kulang pa. Basta yung charger, dadalhin ko rin. Yung power bank. Tapos, yun na. In case of emergency, siguro handa na rin kami. Pag may kulang pa, sabihan nyo naman ako para may prepare ko na rin. Thank you!